Marami sa ating mga vloggers ang basta na lang nag-upload ng mga video natin. Kapag nakagawa tayo ng video, nalagyan natin ng thumbnail, ng title, description, upload na kagad. Pagkatapos nun, maghihintay na lang tayo ng views and comments. At hindi na natin binabago kung ano ba ang dapat iset sa mga video na ating in-upload. So I'm sure nabasa mo na ang title ng video na to, kaya interesado ka at nandito ka ngayon at nanonood. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Hello mga Cubs, it's me again, Jemuel, and welcome back to my channel. So yan, welcome back muli mga Cubs sa pagpapatuloy ng ating video. So ang title nga ng video natin ngayon ay mga dapat mong iset sa bawat video mo. Advanced settings. So tayo nga mga new YouTuber, basta na lang tayo nag-upload ng ating mga video. Hindi natin alam na meron tayong dapat iset sa bawat video natin. So ngayon, tuturo ko ngayon yun sa inyo ngayon. Nandito tayo ngayon sa ating YouTube Studio. Kung wala pa kayong YouTube Studio, mag-download lang kayo sa Play Store. And then, punta kayo sa inyong videos. So, nandiyan yung mga videos uploads, video uploads nyo. So, pili lang tayo ng isa. Yung makikita kayo dito sa taas na fan, ibig sabihin niya na i-edit. So ito yung video upload natin, i-edit lang natin. Ayan, may makikita kayo diyang advanced settings. So i-click nyo yung advanced settings. Diyan sa advanced settings, una may nakalagay diyang category. So mga Cubs, kailangan nyong iset yung categories niyan. So may makikita kayo dyan na education, entertainment, film and animation at marami pang iba. So ang pinipili ko dyan ay, kasi more on vlogs ang aking video, pinili ko ay people and vlogs. So yan kung makikita dyan, people and vlogs. Pero depende pa rin yan sa inyo kung ang video nyo ay entertainment or education. So ayun yung iset nyo. So nakakatulong to sa video nyo kasi may sasuggest kayo ni YouTube sa mga taong naghahanap ng entertainment, halimbawa ng people and vlogs, ng education. So kailangan nyong iset yun dito. Next mga Cubs ay ang license and rights ownership. So dito, pag kinilik nyo siya, makikita nyo yung standard YouTube license at saka yung Creative Commons attribution. So dito yung standard YouTube license. Ito yung pag sinet up mo ay ikaw lang yung pwedeng gumamit. Kagaya nung sa akin, yun yung pinili ko, standard YouTube license. Itong Creative Commons Attribution, ito yung pwedeng gamitin ng ibang YouTuber, yung mga tinatawag na reuse content. So ayan siya. So depende sa inyo kung anong gusto nyo dyan. So yung sa akin lang, inilagay ko yung standard YouTube license. So next mga Cubs, itong audience. So dito sa audience, pag pinindot nyo, may makikita kayong yes, it's made for kids, and no, it's not made for kids. So itong yes, it's made for kids. So pag pinili nyo siya, it means na yung video nyo ay more on kids. So once na in-on mo siya, pinili mo siya sa video mo, yung comments mo ay automatically madi-disabled. So kasi nilagay nila itong yes, it's made for kids para sa protection ng mga minors. Kasi may batas sa US na
tinatawag nilang COPPA o yung Children's Online Privacy Protection Act. So ito yung nagpo-protect sa mga minors para hindi sila maharas online. So yung sa akin, ang pinili ko dyan ay no, it's not made for kids. Kasi yung video ko naman is more on sa, para sa matatanda. Yung mga age nila is 18 to 45. Age 18 to 45 yung bracket nung nanonood ng mga videos ko. So ayun yung pinili ko. No, it's not made for kids. So next natin. So ito. Yes, restrict my video to the viewers over 18. No, don't restrict my videos to the viewers over 18. So ang pinili ko dyan is no. Kasi nga, yung age nung nanonood sa akin ay 18 to 45 yung age bracket. And then next dyan is yung comments distribution option. So sa akin lahat naka-on yan. Kasi wala namang, kasi mas gusto kong may nagko-comment sa mga videos ko at nakikita ko yung mga comments nila, mga positive at negative comments. So lahat tong tatlo na to is naka-on sa akin. So depende sa inyo yan kung anong gusto nyo, on and off. Kung gusto nyo walang comment, so i-off nyo lang. So ayan guys, mga Cubs, yan yung kailangan nyong iset sa bawat videos na gagawin nyo. Kasi malaking tulong din to para i-suggest ni YouTube sa iba yung mga videos nyo. Kasi malalaman ni YouTube kung ano bang kategory ng videos na in-upload mo, kung ito ba entertainment, kung ito ba education. Kasi para dun sa mga searchable, dun sa halimbawa may mag-search sila para sa entertainment, so may isa-suggest ni YouTube yung videos mo. So kailangan alam nating iset to at hindi yung basta mag-upload na lang tayo ng ating mga videos. So ayun guys, hanggang dito na lang tong video tutorial na to. So ayan yung video natin for today. I hope na may natutunan kayo. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na kagaya nito. Thank you mga Cubs, and see you on my next video!